Inamin ni Mark Pingris na mas kinabahan siya sa mother-in-law niyang si Dina Bonnevie kesa sa father-in-law niyang si Vic Soto nang umakyat siya ng ligaw noon sa asawa niyang si Danica Soto. Si Danica pati si Oya Soto ay mga anak ng dating mag-asawang Dina at Vic. Sina Danica at Mark ay ikinasal noong 2007. May dalawa na silang anak. Ipinagbubuntis ngayon ni Danica ang kanilang pangatlong anak. Nagkwento sina Mark at Danica tungkol sa kanilang love story. Dito, nabanggit ni Danica na mas natakot si Mark kay Dina nang makaharap ng dating PBA player ang mga magulang niya sa unang pagkakataon. Sabi ni Mark, siya yung tipong lahat talagang kakalkalin niya sa'yo. Sunod-sunod daw ang tanong noon ni Dina kay Mark. Tinatanong niya, ilan kayong magkakapatid? Bunso ka ba? Panganay? Saan ka nag-aaral? Anong trabaho mo? Anong pangalan ng nanay mo? Lahat yun, lahat-lahat tinatanong niya. Pagbabalik tanaw ng basketball player. Natatawa pang ibinahagi ni Danica na nagdadasal noon si Mark na huwag mag-CR si Danica at maiwan si Mark kasama sina Dina at Vic. Tuloy-tuloy raw ang pang-uusisang ginawa ni Dina kay Mark habang nasa banyo si Danica. Ang naisip daw ni Mark, oh my gosh, gusto ko na yata rin magbanyo. Gumaganon na rin ako nung time na yon. Ang ginawa raw ni Mark ay isa-isang sinagot ang lahat ng tanong ni Dina. And then, siya yung unang naging kaklose ko talaga sa family. Inamin ni Danica na masinsinan siyang kinausap ng ina ukol kay Mark noon. Ang sabi ni Danica, noong una, syempre, boyfriend-boyfriend pa lang, hindi pa siya takot. Pero nung parang nagsiseryoso na kami, syempre, winawarningan na niya ako. Magkakasundo kaya kayo niyan? Kasi magkaiba kayo ng background, ang sabi ni Dina. Takot din si mami noon na anong gagawin niya? Paano pag natapos na yung basketball? Syempre, nanay ko yun kaya ka ba niyang buhayin? Ganito, ganyan? Talagang diretso. Naiintindihan ko naman kasi nanay ko siya, di ba? Sa kabila nito, piniling magpakatotoo ni Mark kay Danica at sa mga magulang nito sa kabila ng kanyang simpleng pinagmulan. Noong una silang magharap, ang sabi ni Mark, si Mami Dina, parang ano yan, parang pulis. Lahat tinatanong sa'yo. Kasi si Daddy Vic, relax lang. Hindi magtatanong to, so relax lang ako. Pero pag si Mami Dina, ay nako, parang pulis talaga. Hindi lang pulis, sundalo talaga. Nangingiting kwento ni Mark. May magandang relasyon daw ngayon si Mark sa pamilya ng misis na si Danica. Ang sabi ni Mark, ako naman, since first day talaga, talagang sinabi ko yung buong buhay ko sa kanila, especially to Mami Dina. Talagang hindi ako nagtago na dito ako lumaki, ito yung trabaho ko, ito yung pamilya ng nanay namin. Sinabi ko rin kay Danica yan nung naniligaw talaga ako. Alam mo, ito lang ako. Lagi akong nasa palengke, kargador ako. Mami ko, nagtitinda lang kami ng prutas sa palengke. Ito lang ako. Wala akong maitatago sa pagkatao ko. Binanggit ni Mark na maraming naniligaw noon kay Danica na mula sa mga maimpluensyang pamilya. Ang sabi ko, okay lang kung sino ang pipiliin mo sa kanila o sa amin. Basta ako, wala akong itatago sa'yo. Ang promise ko lang sa'yo, mamahalin kita habang buhay.